Hello, 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 hello. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat, mga tao, mga kadakdak, mga ka-OFW. Ito po ulit si Kuya Meil, ang inyong lingkod. May reaction video tungkol sa ating iniidolo na si Idol Basel Manadel. Alright, so bago po ang lahat, bago natin simulan ang itong reaction video na to, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. I-click nyo lang po ang like, share, at huwag kakalimutan mag-comment. At i-click po natin yung notification bell, huwag natin kakalimutan yan. Tapos yung all, i-click po natin yan para notified po kayo sa lahat ng vlogs at live streaming ko. So, yun po. So, at sa mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa akin, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay, pagtangkilik sa aking mga live streaming, sa aking mga vlogs. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga sponsors po, maraming salamat po sa inyo. Yan, gusto ko rin pong i-announce sa inyo na sa May 2 po, si ang inyo pong lingkod, si Kuya Meil, Kuya Meil at ang mga housemates ay meron po kaming outreach program na gagawin po namin sa May 2 ng umaga. Yan po, magbibigay po kami ng food packs, 150 pieces, 150 na tao po ang makaka-receive nitong food packs na ito. Ito po ay ang mga homeless at mga less fortunate na mga kababayan natin Pilipino dito sa Kalakhang, Maynila. Mag-iikot po tayo, randomly mamimigay tayo ng food packs sa iba-ibang klaseng tao, mga less fortunate or yung mga nagtitinda na nakita natin na nahihirapan o yung mga walang tirahan na nasa bangketa lang. Yan po, bibigyan po natin yan. Mag-iikot po tayo sa buong Metro Manila. Hindi naman po buong Metro Manila, within Manila lang po siguro. Ayan. Kasi 150 lang po yung pamimigay natin. So, i-distribute po natin yan. At naka-live po ako dyan. Magla-live po ako. Kung hindi 7:30, 8 o'clock po. Magla-live po ako dyan para makita nyo po kung paano kami mag-distribute. Sana po suportahan nyo ako dito sa gagawin naming outreach program ng Team Bahay ni Kuya and the Housemates. Ayan po. Maraming salamat po. Now, okay, dito kay Idol Basel. Ayan, Idol Basel, saludo ko sa iyo. Kahit na nagkasakit ka o sumama ang pakiramdam mo or napagod ka, tama, kailangan natin magpahinga. Ganon din naman ako, kailangan ko din magpahinga. Kaya nagpapaalam ako minsan sa mga ating mga viewers o ating mga followers na magpapahinga lang si Kuya Meil kasi medyo masama ang pakiramdam. Okay po yun. Ayan, saludo ko dyan sa iyo dyan, Idol Basel. Kailangan natin yan. Si Idol Basel, hindi pa siya nakaka-fully recovered sa kanyang pagpapahinga, parang kating-kating na yung paa niya na lumakad at parang gumawa ng kabutihan sa kapwa. Dahil nga nagkasakit siya, siguro na-realize niya, paano kung yung mahirap o yung kapos sa pera yung magkasakit, paano sila bibili ng gamot? Paano sila gagaling? Kaya ang ginawa po ni Idol Basel, ang ginawa niya pagtulong, siya po ay nagpunta sa isang pharmacy, drugstore. Lahat po ng bibili ng gamot, nung araw na nandoon siya, o nung oras na nandoon siya, siya po lahat ang magbabayad. Kinausap niyo po yung yung may-ari ng drugstore, na every time na mayroong bibili ng gamot, siya po yung magbabayad. So, tumagal, ang daming bumili, nagugulat, natutuwa, kasi siyempre, imbis na sila yung magbabayad ng gamot, magagamit pa nila yung pambili nila ng gamot sana sa ibang bagay, kagaya ng pagbili ng additional na pagkain sa bahay. O, di ba po? So, malaking bagay po yung ginawa ni Idol Basel na yon. At meron pa pong tapos sa pera, hindi mabili yung gamot, naghahanap, nagka-canvas ng mura dahil sobrang mahal. Anong sabi ni Idol Basel? Ilan ang kailangan mo? Sige, bilin mo, babayaran ko. Ang dami niyang napasayang tao. At lalo na po itong dumurog ng kanyang puso, itong isang street sweeper, na senior citizen, bumibili ng gatas para sa kanyang dalawang apo. Ang binibili pong gatas ay nasa sachet na Bear Brand. So ang ginawa po niya, imbis na yung nasa sachet na bread, bumili po siya ng malaki, yung malaki. And then tinanong niya po si tatay, ano pang kailangan mo? Sabi niya, yung maintenance. Okay, anong ginawa niya? Binilihan din niya ng maintenance si tatay, good for 1 month. Tapos binigyan niya pa po ng extra money para may panggastos o pambili ng iba pang pagkain o pangangailangan nung ating street sweeper. Yan po, dahil senior citizen na, nakita nyo naman, street sweeper pa din. Ganon din po ang mga reaction ng mga iba nating mga ibang bumili doon na natulungan niya. Nagugulat na lang bakit siya yung nagbabayad. Diba?
basta sinasabi niya lang, ako magbabayad, basta bilhin mo kung ano yung gusto mo, vitamins, gamot, gatas, etc., etc. Diba? Napaka, siyempre kahit na sinong tao, ibig sabihin, kunyari, ang bibilin ko worth 500 pesos, tapos biglang merong isang anghel na magsasabi, sige, ako magbabayad niyan. Eh, hindi ka po ba matutuwa sa ganon? Siyempre, yung 500 mo na yun, pwede mo pa maibili ng ilang kilong bigas yun. Oh, di ba? Ilang kilong bigas, ilang pirasong dilata, o ilang isda, karne, pwede ka pa makabili dyan. Kumbaga ba, nagamit mo pa sa ibang bagay, di ba? Nakatipid ka. So, nakita nyo yung kadakilaan ng puso ni Idol Basil. Di ba? Hindi niya iniintindi yung kalusugan niya. Tama na yung nakapagpahinga siya. Nagkaroon siya ng, na-energize siya ng konti. Then, trabaho na naman siya ulit. Lakad siya, naghanap siya ng matutulungan, naghanap siya ng isang drugstore na pwede niyang standbyan para lahat ng bibili doon, siyang magbabayad. Eh, ilang tao po itong napasaya niya na bumibili ng gamot nung oras na yon? Di ba? Kahit na sino yung tao na bumili doon, kahit na pasabihin natin may pambayad ka, kung merong magbabayad para sa iyo, hindi ka po ba masisihan? Di ba? Yan po yung naisip niya sigurong gawing tulong dahil ano? Dahil nagkasakit siya eh. Nagkasakit siya. Siguro naisip niya, paano kung yung iba, yung mahirap o yung less fortunate, ang nagkasakit? Paano sila bibili ng gamot? Pagka hindi sila nakabili ng gamot, hindi makakainom ng gamot, paano silang gagaling? So siguro po ito yung naisip niya na concept na gawin niyang pagtulong. Ang pumunta sa isang drugstore at lahat ng bibili ng gamot doon, siya ang magbabayad. Saludo ako sa iyo, Idol Basil. Napakagaling mo po talaga. Sana po bigyan tayo ng pagkakataon na masundan ang mga yapak mo pagdating ng pagkakataon. Ito po, nagsisimula na tayo sa maliit. Sana po magtuloy-tuloy ito. At sana po maraming magtiwala sa atin na gawin ang ganitong adhikain na pagtulong sa kapwa na hindi iniisip ang sariling kapakanan. Mas inuuna ang pagtulong sa kapwa. Di ba po? Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, saludo ako sa iyo, Idol Basil. Iniidolo kita. Yun nga lang, iba lang yung paraan. Iba lang yung paraan ko ng pagtulong sa paraan ng pagtulong mo. Pero at the end of the day, iisa pa rin po yun. Parehas tayong tumulong. Yan. Kaya mabuhay ka, Idol Basil. Magpagaling ka. Ganun din ako. Magpapagaling din ako. Medyo sa tung mga linggo na to, medyo hindi maganda rin yung pakiramdam ko. Pero pinapahinga ko lang. Inom ng vitamins, inom ng gamot, inom ng tubig na may tanglad. Yan po. Para guminhawa ulit ang pakiramdam natin. Dahil meron po tayong misyon sa May 2. Magbibigay may outreach program po ang team bahay ni Kuya and the housemates. Sana po suportahan nyo yan. At pakiusap lang po ng inyong lingkod. Huwag po sana kayo mag-skip ng ads. Malaking tulong sa kagaya kong small YouTuber. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po nyong gagawin ang mga protocol ng binibigay sa inyo ng inyong mga barangay. Lagi po kayo magsuot ng face mask, face shield, at lagi magdala ng alcohol para siguradong safe po tayo. At lagi po rin sinasabi ni Kuya Meil, lagi nyo tatandaan, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga tao, mga kadakdak, at mga OFW. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat. Salamat po.